So, ito po mga kabayan, tuturuan ko kayo kung paano gagawa ng sauce ng Melfouf. Kasi, may nabibili din kasing ganito, gaya nito. Ayan, ito po ay frozen kasi nung tira ko pa po ito nung last na gawa ko, kasi marami. Fenris ko yung kalahati. Kasi pwede naman tumano eh. Pwede itong kahit mga isang linggo bago mo lutuin. Ayan, pwede po. At meron ding nabibili nito. So ngayon, pag nakabili nung amo nyo, tapos hindi nyo alam yung paano gagawa ng isasabaw nito or ang sauce nito, ayan po ay tuturuan ko po kayo. Ang ingredients po natin ay, syempre, malalagay tayo ng konting garlic, tamarind na sauce, black pepper, cinnamon powder, cumin powder, ito pomegranate sauce, brown sugar, pangit ang brown sugar namin kasi na ano ko to eh, na blend ko to eh. Tapos dalawang lemon, syempre salt to taste, tapos isang Maggi cubes. At maglalagay din tayo ng tomato paste. Ayan. So dito guys, may kung napanood na nyo po yung ano ko, yung Melfouf recipe ko dun sa unang video ko, may ano pa rin siya dito, may manok pa rin siya na naprito ng konti, tapos nilagyan ng sa ilalim ng patatas tsaka ring onion tsaka ito ilagay ang Melfouf. Kung gusto niyo ding malaman kung paano gagawa ng Melfouf, nandun po sa unang video ko, i-search niyo lang po at panoorin. Kasi dito po ay gagawa lang po ako ng sauce sa mga meron pong ganito na hindi alam na sa paggawa ng sauce. Ayan po. So sa ating dito, sa pagmiksa natin, maglagay tayo ng mga dalawang kutsara ng tomato paste. Dalawang kutsara ng tomato sugar. Ayan. Dalawang kutsara ng tomato paste, dalawang kutsara din ng brown sugar. Lagay na natin ang dalawang lemon juice. Ayan. Tapos itong mga powder. Black pepper. Cinnamon powder. Cumin powder. Maglagay din tayo ng kunting yung garlic. Siyempre ang ating Maggi cubes. Ang ating dalawang kutsarang tamarind sauce. Ayan. Ay, maglagay din tayo ng mga isang kutsara nitong pomegranate sauce. Ayan. At itansya natin ang asin natin. Ayan. At maglagay din tayo ng hot water. Ito. Ayan. Measure natin para alam nyo. Ganitong tasa ng pagkapihan. So, isa. Ayan, dalawa. Dalawang tasa. I-mix natin. Tapos, tikman natin kung okay na yung lasa kasi minsan kulang yung asukal. Kulang, minsan din kulang yung asin. So, dagdagan natin kung ano yung kulang tayo yung asin natin. So, ito guys, natikman ko okay na siya. Basta sundin nyo lang yung ano, yung mga measurement na nilagay ko. Kahit yung powder, kung ayaw nyo ng marami-rami o gusto nyo marami-rami, pwede nyo i-estimate. Pero yung asukal, lemon juice, dalawang lemon juice yun. Tapos yung asin at saka asukal, tomato paste, dalawa nito. Tamang-tama lang talaga guys, as in promise po. So ngayon, ilagay na natin. Lagyan muna natin ng decor ito. Kasi, ayan. Carrots. Maliliit yung mga carrots namin kasi wala na eh. So ngayon, ibuhosan natin ang ating sauce. Ayan, di ba? Saktong-sakto lang. Ayan ang, kailangan ilagay natin yan. Di bali nang hindi naduro kasi pagkukulo yan, maduduro yan. Ayan, sakto lang. Okay na siya, ready to cook na. Pero pagkatapos ng paglagay natin ng sauce, kailangan pa natin ng lagyan ng kunting oil para hindi siya basta. Maganda kasi yung may oil. At saka sa recipe talaga, may oil talaga. Ngayon, di ba, naglagay ako ng, kahit tingnan nyo din doon sa unang Melfouf
ko, yung paggawa talaga ng milfoof ay naglagay ako ng pritong manok. Tapos, ito yung oil niya. Ito yung gagamitin natin. Ayan, medyo maitim-itim, di ba? Kasi nga doon sa, ano, sa chicken, nilagyan ko yun ng, or minarinate ko yun ng maraming cinnamon powder or dalcin powder. Ayan po. So, ngayon, ilagay na natin. So, tansyahin natin yung mga 1/4 cup lang. Yung totoong cup talaga. So, 1/4. Ayan, yan. Tapos, takpan na natin. Takpan na natin at isalang natin ng hanggang, kasi ito cabbage to eh, mga isa't kalahating oras lang na ano, mahinang apoy. Ayan po. So, I hope may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to like and subscribe po, kasi kailangan ko po talaga na kaya pa, gusto ko po talagang ano, ma-reach ang 1,000 subscribers. So, ayan. Please subscribe po, mga kabayan. Salamat and I love you.